Ayun, okay AJX, kamusta kayong lahat? At isang news, oh. So, ito muna yung topic natin, mga idol, no? Kasi, una, kaya ako nakita itong news na to, lagi kong pinapanood to eh, si Haring Bangis, mga idol. So, makulit kasi to, kumbaga, nakakatawa to, no? Minsan, nung una ko napanood to, yung nilait niya yung Bisaya, yon medyo nababad trip tayo sa kanya. Pero ngayon, natatawa ako dito eh, kasi wala, comedian pala siya, mga idol, no? Comedian pala. And then, dito niya sinabi, sabi niya dito, page ni Rendon Labrador, deleted na. So, ayan. Nakita ko nga, no? Deleted na. Pati yung TikTok ang unang nawala kay Rendon, eh. Di ba? Tapos, ngayon, account niya sa Facebook. Tapos, yung isang account niya na parang Rendon Motivational, yata yon, di ba? So, yon. Yun yung topic natin ngayon. So, ganyan din yung nangyari sa akin before, no? Yung sa YT channel natin na mas report yun eh, no? Na mas report siya, pero syempre sinabi ko na dun sa unang video natin, yung bagong ito yung bagong account natin sa YT, meron tayong unang video, no? Yun yung dahilan kung bakit nawala yung YT natin, no? Kagaya din nila, parang na mas report din, pero iba yung sa akin eh, iba yung kanila. So ayun talaga, pagkakaiba nung sa channel ko tsaka sa channel niya. Sa kanya kasi sobrang dami, alam niyo naman, sobrang dami bad trip kay Rendon, di ba? Kasi talagang kung sino-sino, no? Kung sino-sino at kung sino-sinong sikat ang kinalaban niya. Eh, syempre, kung kalabanin mo ba naman yung mga sikat din na may millions na followers, syempre, pagka minas report ka ng community niyan, so, makikita ni Facebook yan at i-check niya yan. So, magiging ano yung account mo, mga idol. Magiging mainit sa kanya. So, re-reviewin niya yan. So, pag na-review niya at nakita niya, puro foul nga yung sinasabi mo, ayun. Maaari ka nga mawala. Diba? So, ganun ang kapangyarihan ng mass report, mga idol. No? Ganun na ganun. Kahit ako eh, talagang di rin ako makapaniwala kasi tama naman yung review ko dun sa isang nire-review natin, pero mas pinaniwalaan ni YT yung maraming nag-report, no? So yun, kaya ito ang ginawa ko, gumawa ako ng bagong channel. Ganun din ang ginawa niya, pero alam mo, makakabalik yan kasi sikat na yan, Rendon Labrador na yan, mga idol. 'Di ba? Hangga't hindi rin nawawala account nito ni Paring Bangis, mga idol, kapatid niya 'to eh. So makikita niyo, i-share niya yan kasi kung titingnan natin, may bagong account yan eh. Ito, bagong account niya to. So, sabi niya, pati yung secondary page natin, na-delete na din ni Facebook. O, yung ano na lang niya, yung YouTube channel na lang niya. O, pero, kung mapapansin nyo, kanina nung tinignan ko to, nasa 500 followers. Ngayon, 1.6 na. Diba? Mabilis bumalik to kasi, una, si Rendon, may community na yan. Diba? So, ayan, katulad niya, yung release niya, tingnan nyo, nag-release nga lang siya. Iba na, oh, ayan, 1 hour ago, may 910, ano na, reactions. Oh, di ba, marap, okay lang, nagkamali, basta't itatama natin palagi. Stay motivated, oh. Ang dami pa rin, eto, ilan to? Oh, eto, 700 likes na nga kaagad to, eh. Tapos, kung titingnan natin, ilang views na to? Makikita natin yung views niya sa kanyang reels. Yan. Oh, regis na yan. Kakawala lang nung channel niya. Oh, 78k na agad. 50k. So, ito, hindi natin makita kasi kulay puti. Diba? Oh, 7 hours ago, 27 views. Oh, diba? So, makakabalik yan, mga idol. Refresh mo. Tingnan natin. 1.6 pa rin. So, bukas, tingnan nyo kung ilan na followers niyan. Mabilis yan, mga idol. Mabilis makakabalik ang isang Rendon Labrador dahil sikat na yan, mga idol, no? So yun lang yung ating news ngayon dito. Parehas lang kasi kami ng parehas lang kasi ang nangyari sa amin, kaya napaano ko to, no, na content natin ngayon, mga idol. And syempre tulad niya ng sinabi ko, no, yan, sumusubok tayo syempre dito, no, tulad niya ng sinabi natin ng nakaraan. May mga bonus dito, no? Nandoon na sa isang video natin. Yung tawag dito, yung event ngayon ni BitGet, no? BitGet tsaka ni
Nino ni Bing X, mga idol. No, so dito sa BitGet, syempre, ito yung ating USDT ngayon. At nagka-copy trade lang ako. Kasi ang ginawa ko, nag-withdraw lang naman ako eh. Pakita ko lang sa inyo, ha, mga idol. Para makikita nyo na kapag ka nagpo-profit ako, nag-withdraw ako, mga idol. Pakita ko lang. Ito, XRP. And then ang ginagawa ko, ang wini-withdraw ko, XRP, mga idol. No? Tapos nagko-coins.ph ako. Tapos doon ko iniipon yung XRP natin, mga lodi. No? Pakita ko lang, ha. So, ayan. Ito yung ano natin, no? Ito yung ating withdrawal. Ayan. 444 XRP. So, kung titingnan ninyo yung 444, calculator natin. 444 times mo sa 28 na lang. 12,000 yan, mga lods. No? Yan yung wini-withdraw natin. Past 7 days, ang beses lang. Past 3 months, check natin. O, yan. Ang dami ng past 3 months natin. Okay. So, 800. Inag-iipon kasi tayo, eh. No? So, tingnan na nalo tayo sa copy trading, mga lodi. Iniipon natin yan. Katulad nito, no? 101 USDT. So, bukas, kapag ka nag-150 o 130 yan, okay lang yon, taya lang ulit. Tapos, ang gagawin ko, pag 200 na, withdraw na ako ulit. Yan. Dito lang tayo sa future copy trading lagi, mga lodi, ha. Future copy trading, tapos ang gagawin ko, followers profit. Laging ito yung tinuturo ko, ha. Followers profit, ayoko ng iba. And then ito, kung magkaroon man ng slot, very good. No? And then yung iba, hanapin nyo na lang. Kunyari, gusto nyo mag-more. Ayan. So, ang titingnan nyo, dito daw sa followers profit, ang number one, itong tatlong to. Okay? So, kaya lang, bago pa sila, maghanap kayo ng isa pang magagaling. Ito, si Langing Boy is okay naman to. Kaya lang, kung titingnan nyo kasi, minsan, sumasablay to ng solid supply. Pero, syempre, mas okay pa rin yung walang talo. No? Yung walang talo, yung kunyari, yung 5, o kunyari, mga 10 pages niya o 5 pages niya, wala siyang talo. Kunyari, for example, ito, ikakopy natin to. Tapos, ay hindi, huwag mo muna ikakopy. Check mo muna siya. So, ayan, kunyari, ito. No? Doon tayo sa, ano na, doon na tayo sa gusto natin. Kaya, ayan, si Langking Boy, no? Click nyo lang siya. So, makikita nyo, 83% yung performance niya. Pero, kung titingnan nyo orders niya, ayan, panalo siya. Tingnan nyo, grabe, oh, 110 yung profit. Boom! Sobrang daming panalo nito. O, oh, diba? Puro panalo siya. Yan yung titingnan nyo, yung 5 pages. Oh. Kung puro panalo yan, ayan. Try nyo puntahan. Try nyo mag-copy trade. Ganun yung ginagawa ko. And then, ginabukasan, nag-check ako sa Forex Factory kapag may news. Kapag may news ang US market, wala, hindi ako nag-trade. Pero kapag walang news ang US market, ayun, nag-trade tayo. Diba? And then, check natin ngayon ang talagang stable ngayon ang BTC sa 25.7. 25.7, tapos biglang babagsak. 25.7, biglang babagsak. Ay, aangat, no? So, stable siya, basta dyan, sa 25.7 yan. Yun, no? Yun lang, KGX, ha? At magandang gabi sa inyong lahat, no?